si Elgin Piang and si Vanessa Elio. At attorney, humihingi sila ng tulong na mapanawagan po o mapaimbestigahan yung pagkawala ng kanilang kamag-anak. Nangyari po noong September 26 sa loob daw po mismo ng hotel na tinutuluyan nila. Nawawala po ito sa Maya, Talamban, Cebu City. Ang nawawala po ay ilang tao to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na tao po. Lahat po ba ito ay mga kamag-anak nila? Hindi po. Sino po ang kamag-anak nila? Yung kapatid ko po, yung si Jessica Piang po. Jessica, okay. Sige, sabihin na muna natin yung mga pangalan ng mga nawawala. Baka meron din kasi silang nakasama doon sa Cebu ngayon, no? Si Miss Jessica Piang, si Miss Mary Chris Elio, opo. Si alias si Tay, si Miss Sheila May Duhay Lungsod, si alias Buyong, saka si Marvin Carvalho. Opo. Tama po. Oh, yes. Sige. Kailan sila umalis? This September 26. September 26 sila kinuha sa hotel. Kinuha sila sa hotel opo. Mismo? Opo. Okay. Ano daw po bang ginawa nila sa Cebu? Sa Talamban? Yung tumboy na naoperahan po, tinawagan yung kapatid ko na pa-watcher. Nandito kasi yung kapatid ko, dito po kasi yun sa akin. Tinawagan na mag-watcher. Doon sa Cebu kayo nagpunta doon. Watcher po ng ano? Naoperahan po kasi ng matrix. Ah, kumbaga siya nagbantay. Oo, bantay. Okay. Eh bakit nakasama niya kasama po itong... yung kaibigan ay yung kapatid niya kasi kaibigan ng kapatid ko. Okay, kapatid niyo si Mary Chris. Kapatid ko po. Kapatid niyo, tama. Okay. So, inimbitahan si Miss Jessica ng isang tao sa Cebu. Alam niyo po ba ang pangalan nito? Yung Sheila May po, ni na nagpa-opera. Ah, okay. Ni Miss Sheila May Duhay Lungsod, opo, kasama rin sa nawawala. Opo. Okay. So, inimbita sila sa Cebu para magbantay ng naoperahan. Okay. Paano nila nakasama tong sila, si Tay, sila Buyong, saka si Marvin? Yung Buyong po, driver po nung Sheila May ng naoperahan. Saka yung Marvin, tiyuhin po yun ng ano, yung naoperahan. Okay. Yung Marvin po, boyfriend ng ate. Jowa ng ate ko po. Okay, sige. So, sama-sama sila. Nagstay sila sa hotel para bantayan si Sheila. Tama po. Opo. Ilang araw na po sila doon nung nangyari September 26 incident? August na po siguro sila nagpunta doon. May isang buwan na rin. Oo. May isang buwan na po silang... Pauwi na sana dito nung September 27. Okay. Tapos September 26 nawala sila. Oo, nawala na po. Ano ang huling usap nyo? Yung sa akin, yung kapatid ko, nag-video call kami ng anak ko. Nag-video call sila ng kapatid ko. Tapos sabi niya na, B, uwi na ako ng September 27. Okay. Oo. Yun lang. Tapos, pagka 26, hindi na po namin siya nakontak. Paano nyo ho nalaman na dinakip sila sa hotel? Kinuha sila sa hotel? Yung pamilya po ni Sheila May, nagpaalam sa amin na amin yan yung kayo. Nangyari. Oo. Na silang grupo ay kinuha. Oo. Tapos, hindi na makontak. Oo, hindi na po nakontak. Wala hong nangihingi ng mga ransom? Wala hong kumontak sa wala naman ano? Po daw. Sa hotel po, nagtanong ho ba sila ng mga insidente? Ano nangyari? Sino ang pumasok? Ilan? Nagpunta po ako dun sa Cebu. Okay. Nagpunta po ako dun sa hotel. Apo. Nagtanong po ako sa hotel manager, saka sa mga staff. Kasi nakita daw nila nakinuha daw ng 7 tao. Nagpakilala ang police. Nagpakilala police. Dun po sila kinuha. Yung Marvin, tsaka yung ate niya, kumain daw sa labas ng hotel sa karinderya. Sila po yung unang kinuha daw papasok sa hotel. Sinakay nung van. Mm-mm. Innova po. May nakaplaka ba niyang Innova? Hindi ko po. Wala nakakuha ng plaka? Wala po. Wala. Okay. Sabi niyo isang buwan na sila doon, tama? Hindi pa po nabutan sila ng isang buwan. August pa sila nandoon. Wala ba kayong, nung nakakausap niyo yung mga kapamilya niyo, wala bang nagsasabi sa inyo na parang delikado kami dito, parang may... Wala naman po. Walang nabanggit sa inyo anything, problems wala na ano? Wala po. Kasi yung cellphone ng kapatid ko din po nakuha ko din doon. Okay. Kasi kiniklaim namin yung gamit nila lahat doon. At nakuha yung mga gamit? Oo, nakuha ko po. Na-access nyo na? Yung mga cellphone nila? Isa lang po yung cellphone ng doon, yung cellphone po ng kapatid ko. Na-access nyo na? Na-open ko po. Pero wala naman po mga walang message. Walang anything? Oo, wala po. Walang death threats? Wala naman po. Base sa investigasyon na ginawa nyo sa sarili nyo, meron bang leads kung kanino maaring kumuha? Wala. 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 Okay. Sa mga police, sinubukan nila? Nag-blatter po ako dun sa kami. Dalawa kami nung kapatid ni Marvin Carvalho. Dalawa kami nag-blatter doon sa police station 8 po. Okay. So, hanggang blatter lang? Walang investigation? Sabi po niya kasi, nung naghawak na na investigahan pa daw niya. Kaya, naghantay lang po kami na update. May maibigay na update sa okay. For the record, hanggang ngayon, walang nakakontakt kahit kanino dito sa...
Wala. Sa anim na itong tao. Wala po. Wala nag-online ni isa sa Messenger or any apps. Wala. Wala. So wala silang access sa cellphone nila. Opo. Okay. So nawalan talaga ng signal. Ano? Si Mr. Johnny Igcalinos, ang manager ng The New Inn Hotel. Uh-uh. Ito yung hotel na nandito na pinagstayan ng itong mga nawawala. Okay. Mr. Johnny? Yes, sir. Good afternoon. Apo, good afternoon po. Attorney Ilaya po ng Wanted sa radyo, sir. Okay, sir. Apo, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Meron ho kasi nagre-reklamo dito, sir. Si Miss Elgin, saka si Miss Vanessa. I think you are aware naman na nagkaroon tayo ng incident yes, dyan. Ng kidnapping ng September 26. Tama ho ba, sir? Aware sila? Ako, sir. Nalalaman ko dyan. Yung ano lang, dinampot lang sila. Pero hindi ko masyado naintindihan yung nang nangyari kasi wala namang silang sinasabi sa akin na kinidnap. Pero yung time na yon, wala ako doon. Nandito ako sa kabilang branch. Okay. Yung tumawag lang yung yung tauhan ko doon na mayroong nangyari din na may dinampot sa loob ng kwarto. Kaya pumunta ako doon. Pagdating ko doon, wala na sila. Sir, wala ho ba tayo, sir, na CCTV-ing active sa premises natin? Actually, sir, may CCTV kami, pero yung time na yun, hindi pa yun. Kasi yung The New Inn doon, bagong open yun, bagong nirenovate, bago namin kasi nagre-rental kami doon eh. Opo, sir. Sir, simple lang po tanong ko, meron po ba tayong CCTV? Hindi na gumagana. So, wala po tayong CCTV, sir? Yes, sir. Okay. Bakit ho pinapasok ng mga tauhan ninyo yung mga taong dumakip dito sa mga nawawala nating mga kababayan, sir? Ganito nangyari, sir. Sabi ng tauhan ko doon, bigla na daw pumasok, sabi nila mga pulis. Pagdating yung sabi niya mga pulis, pagdating niya sa loob, may naabutan silang mga kasama yung nandyan sa sasakyan. Yan ang unang na kinuha nila. Tapos pumunta sila sa Rome. Kasi nakita naman nila kung saan sila yung dinampot. Nakita nila kung saan nanggaling. Kasi lumalabas yung parang dalawang tao yata yung nakachickpin. Lumabas sa labas kasi may binili. Kaya nga po, sir, bakit ho pinapasok ng mga staff nila, yung mga pulis? May pinakita ho bang search warrant or arrest warrant man lang? Wala, sir, wala. Wala, pinapasok lang. Ang sabi sa mga staff nila? Yan ang sinabi ng mga tauhan ko doon, sir. Bigla sila kasi kadalasan nangyari dito sa amin, sa experience ko, may magsasabi sa akin nga, sir, may operation kami dito, ganyan. Ito ang aming kwan, sir. Ng litter ba? Ganyan ba? So madalas nangyayari to, sir? Tama po ba ako? Yan nangyayari, sir, dito sa ibang branch namin, yung may nakuha na shabu, ganyan. Kaya talagang read yun, sir. Legit lang yun, sir. Pero yung doon sa Talamban, yan ang pinagtaka ko kasi bigla na silang pumasok tapos nagkagulo na. Sir, sabi niyo ho, nangyayari talaga yan. May nag-ooperate talaga, no? May mga pulis at lehitimo ang mga operasyon na ito. Ibig sabihin, sir, kilala niyo ho yung mga pulis na mga nag-ooperate. Tama po? Yung doon sa Talamban, sir, hindi namin kilala, sir. Maski isa, walang nakakilala. Kasi pag yung time na yun, nangyari yung ganong pagdakip, pagdampot ng mga tao, mga naka-check-in, hindi na sila nagsabi na pulis kami, may operasyon kami dito. Bigla na lang pumasok. Kaya yung isang staff ko doon, namumutla. Pagdating ko, namumutla. Barabang tulala ba? Tulala siya. Kaya kausapin ko, parang tulala. Kasi nabigla sila. Let me get this straight, Sir Johnny. Pumasok lang. Pagpasok, wala nang tanungan kung ano ang kanilang purpose sa pagpunta sa hotel nyo. Tapos wala na sir, bigla na lang silang yung taong nakaupo sa sasakyan sa baba, dinampot nila. Tapos identified kung saang rooms pupunta yung mga taong ito. Alam na nila sir, parang alam na nila kasi sabi yung isa na nasundan daw nila, yung naka-check-in, may tao doon nga lumabas kasi may bibilin daw sa labas, diyan lang sa tabi lang. Wala man lang pumlaka sir sa sasakyan nila? Sa mga hindi staff nyo? Nakita ng tauhan ko doon, sir, kasi yung sasakyan nila, andun lang sa labas. Okay, so sa madalit sabi, sir, wala talaga. Wala kayong may offer sa amin sa investigation nyo. Wala silang nakita. Kaya nga, pinablatter ko doon sa police station sa Talamban. Pero wala akong naibigay na plaka, wala plate number ng sasakyan. Wala, sir. Kasi biglaan kasi, sir,
madali lang, pagdampot nila, tapos sabi ng isa, pulis kami, huwag kayong maglala, pero tapos na, dinampot na nila yung mga tao doon naka-check-in. Sige sir, bakit daw ang blotter nyo ay after 3 days pa nung insidente? Kasi ganito sir, kana yung blotter namin, kadalasan ginawa ko dito pag may operasyon, hindi naman ako nagpa-blotter. Iyon po normal nyo. Mayroong bumalik doon, pero nakapablatter na ako muna bago kami nagkausap yung dalawang babae. Sino hong bumalik, sir? Yung dalawang babae, sir. Nakakalimutan ko yung mga pangalan nila. Tatlo sila, tatlo. May isang lalaki at dalawang babae. Ako. Kayo yun. Okay. Sir, pero, sila, ito yun yung mga complainant namin. Oh, sinabi ko sa kanila, kasi sabi ng mga polis, sir, mamayang hapon, babalikan namin yan yung mga gamit sa taas niya. Anong palisin na naman, palisin namin niya na hindi namin gagalawin until hindi makabalik ang mga pulis. Kaya naabutan ng 3 days. Pag 3 days na, nagtataka na ako bakit hindi sila bumalik. Sabi nila, babalik daw sila agad pagdating ng hapon. Mayroon daw silang pupuntahan na iba. Kaya pag 3 days, nireport ko na sa pulis. Sir, ganito, ganyan. May nangyari. Kayo ba yung pumunta after 3 days? Sa establishment namin. Nakapunta kami doon, sir. October na po. October na? Oo. Okay. So, so hindi kayo yun? Hindi kayo yung sinasabi na may pumunta? Tama ba? Silang dalawa, sir. Dalawang babae at saka isang lalaki. Oo, kami po nga yun. October daw yung sila nakapunta, sir. October na kami nakapunta doon, sir. Diba sabi mo, September 29, after 3 days ka na nagpa-blatter doon sa police station? Pero, Kayong dalawa na magkasama na babae at yung lalaki. Opo. Yung first time mga yun ang first time nga may nakausap ako. Oh. Diba, sir. Sir. Okay. Tapos ka na nagpa-blotter ng sir. Ang tanong ko sir kanina, bakit po after 3 days pa kayo nakapagpa-blotter? Yes sir. Kasi nagtaka naman ako sir kasi sabi na ng yung nag-operate doon na babalik daw sila, may pupuntahan lang. Yan ang sinabi sa staff ko doon. Sir, wala man lang hong kumuha ng pangalan sa inyo kung may bumalik pala doon. Kung sino sila? Wala sir, kasi biglaan yung ano sir, yung dalawang babae at yung isang lalaki na may papel ako doon na pinirmahan. Yung pag-pirma lang po yun ang gamit. Sino pumirma sa kanila gamit, sir? Mayroon po bang pangalang inilagay doon? Oh, mayroon sir. Parang yung kausap ko ngayon, parang yan pumunta doon. Sir, pinaghahalo nyo, kanina nyo pa pinaghahalo itong pinag-uusapan natin. Sir, sabi nyo may bumalik, tama po? Ay, hindi bumalik sir, pumunta doon. Yung akala ko kasi yung pumunta doon, yung kasamahan nila pag check-in. Yan lang kasi wala man ako doon sir, sa nangyayari, sa pinangyayarihan. Sige sir, teka, lilinawin ko lang kasi sir, medyo magulo na yung kwento nyo, ano? Oo, sir, nagpa-blotter kayo after 3 days ng September 26, tama po? Parang yun sir, parang after 3 days na yun sir. After 3 days, okay. So, sir, after nung pagpapablotter nyo yun, may bumalik ho ba isa sa mga nag-operate? Wala sir. Wala? So hindi nyo na nakita yung mga humuling mga pulis na ito? Hindi sir. So, at hindi nyo man lang sinubukang hanapin sir? Wala na sir. Hindi na lang sinubukan sir. Ang pinaka ano nyo lang, ang pinaka ginawa nyo lang sir ay blotter tapos na? Tapos kasi sir, yung pagdating ko doon sa police station, tinanong ko sa kanila, sir may operation ba kayo doon? Sabi nila wala daw naka-report, wala daw walang coordination sir ba? Okay, so wala. After ilang araw pa yon yung dalawang babae at yung lalaki pumunta doon. O, nag-claim na po kami doon sa gamit na po nila na nag-claim kami, may pirmahan na po kami na. May pirma. So kayo yung binabanggit na pumirma? Oo, nagkuha ng gamit po. Okay, medyo kakaiba dito sa kaso nyo, no? Na sobrang timing naman na walang CCTV. Oo, tapos, yun yung parang walang care sa safety ng guests nila. Oh, diba? Yeah, considering na almost a month na nagstay itong mga nawala. Oh. At hindi lang isang tao to. Anin na tao ang pinag-uusapan natin dito. Oh, diba? Meron na ba kayong group chat ng mga pamilya ng mga nawala? Nag-coordinate ba kayo as to your actions? Yung ibang pamilya po, nagtatanong lang po sa akin kung ano na po daw ang update. Okay. Pero wala. Kahit sino sa kanila, walang nakakuha ng contact. Opo, wala po. Okay. Ang kakaiba dito, yun nga, hindi ka man lang nag-follow up na subukan hanapin si yung mga nawawala. Dahil una-una, cargo mo to, dahil guests mo to eh. Oo, guests mo to. And nalaman nga po namin na yun yung nangyayari sa kanila, October na po eh. October na. Okay. Police Major Alvin Liamedo, ang Station 8 Commander ng Talamban, Cebu. Major, magandang hapon po.
Hello sir, magandang hapon po sir. Apo, Major, meron ho kasi nagre-reklamo dito na parang kidnapping incident po siya na September 26. Aware po ba sila dito, Major? Sa record namin sir, may blood pair kami na nakita pero missing person sir. Then tinanong ko yung investigator on case kung anong storya sa incident na yan. Sabi niya sir, during interview niya sa manager ng DM, yung sa motel, parang police operation daw. Kasi nagpakilala na police. So, tinanong ko siya, may coordination ba na naka-recall sa blatter natin? So, during that time, sir, wala kaming nakita na coordination. Then, tinignan ko sa official na cellphone ko, sir, wala akong na-receive na text na may special unit na nag-coordinate. So, sinabihan ko sa ang investigador ko kung anong advice mo. Sabi niya, sir, since missing person, sinabihan niya, sir, na kung hindi daw malukit after several days or 24 hours, mag-ano lang daw, sir, parang mag-follow up kasi iporso yung investigation. Then, naghintay siya, sir, wala namang bumalik. So, in-assume daw niya na regular or legitimate police operation yun. So, yung pag-asala niya, sir, na nalukit na sa mga relatives yung na-report na missing person. Clarify ko lang, Major, tag po sila sa blatter nyo as ano lang, as missing persons lang po. Missing person, sir. Missing person. Hindi po sila tinag as victims of kidnapping? Hindi, sir. Kasi parang ang statement sa nag-report, sir, yung sa DN, parang police operation, sir. Apo. Kaya sabi niya, sir, nagpakilala naman ang police. So, in-assume ng investigator ko na police operation. Then, sinabihan niya, ilagay muna natin dito. Kasi pag ilagay namin ang kidnapping, sir, then totoong police operation, magka-conflict yung blatter namin, sir, at saka spot report sa operating unit, sir. Apo. Major, meron na po ba nag-check sa atin ng mga CCTV footages malapit sa insidente? Sir? Tinanong ko yung investigator, sir, yung IOC dyan, sir, may nagkandag na siya ng follow-up. Then, ang gusto lang niya, sir, na pumunta dito yung complainant para ma-assist niya. Then, ma-coordinate namin yung in-charge sa motel para ma-identify yung mga CCTV footage, sir. Okay, so sa madalit sabi, Major, kahit plaka ng mga kotseng ginamit nung kinuha itong mga anim na katao na ito, wala po tayo? Walang na-report yun. Walang nabigay yung sir. Walang nabigay yung in-charge sa motel, sir. Wala siyang nabigay. Then sa established din sila, wala silang CCTV. Okay. Pero nag-initiate yung investigator natin, sir. Tinignan niya yung mga near establishment. Then nag-coordinate siya sa barangay. May nakuha nga CCTV footage pero naghintay siya sa complainant, sir. Kung pwede, yung complainant pumunta sa station para ma-identify or yung makapag-coordinate kami sa motel, sir. Okay, sige Major, ganito po gagawin natin. Medyo malayo ho kasi ang tiniterhan ng mga complainants natin. Pero ganito po, papasamahan ho namin dyan para po tumakbo yung investigation natin. Para ma-identify nila kung may CCTV footage, papasamahan po namin dyan sa Cebu, dyan po sa station nila, para po makapag-full ng investigation. Kasi po, it's been more than 2 months, and hindi lang po isang tao to, Major. 6 na tao po ang pinag-uusapan dito na nawawala. Yes, sir. Tingnan natin, sir, kasi ang di sa blatter namin dito, sa incident, missing lang, pero willing kami, sir. Willing kami na mag-follow up kung ano totoo ang nangyari. Yes po, Major. Then, pakibigay lang sa yung number ko, sir, para i-text lang ako kung papunta sila sa station. Kasi malaki yung area ko, sir. Under my jurisdiction, we have 17 barangays. Apo. Mostly mountain barangays. Yung Talamban lang ang rural barangays ko. Yes, so, Major.
I-coordinate po namin. If possible po sana, baka po pwedeng invite nyo na rin si Mr. Johnny Igcalinos of The New Inn Hotel para po maging comprehensive ang ating magiging investigation. Yan, yan talaga ang gagawin natin, sir. Kasi siya lang ang makapagbigay kung ano to, ano talaga yung totoong nangyari. Opo. Kasi siya, siya lang ang nakakita doon. Pero tingnan nga natin, sir, kung anong magawa natin dyan, sir. Kasi kung wala silang CCTV, may CCTV naman sa mga nearing establishment or sa barangay. Walang problema yan, sir. I-assist natin yan, sir. Opo, sana maano po ano, sana po matulungan natin kasi kawawa ho itong mga pamilya ng naiwan nung hindi natin alam kung ano ang kinahinatnan ng mga taong yes, ito. Sir. Yes, opo, sir. Maraming salamat po sa assistance nila. Walang problema, sir. Thank you po. I-schedule na lang po namin pag pinasamahan namin dyan ang mga complainants natin. Mr. Yes, Johnny, narinig nyo naman ho. Narinig nyo naman po ang ating naging usapan. Ipapa-invite po namin kayo. Hopefully, kayo sa The New Inn Hotel ay nakapaggawa na ng masusing investigasyon sa mga para sa ano nyo, yung para sa side nyo. Kasi right now, ito yung mga netizens nga. Sir, i-clarify ko lang yun, sir. Hindi ako, wala ako doon sa insidente. Sabi ni sir, ano sir, yung kinausap mo kanina na ako ang nakakita. Hindi ako ang nakakita, pero walang problema, sir. Willing naman ako makikooperate sa inyo, sir. Apo, kung maaari sana, sir, isama nyo po yung mga employees nyo naandoon mismo. Ano? Okay. Ako, ganito, sir, ganito. Kaya kami, nang hindi kami ano nagtanong ano nangyari kasi wala namang bumalik sa amin sir, nagsabi na ano na ang nangyari kinidnap, nawala, hindi nakita. Pero nakausap ni ito yung dalawang babae at yung isang lalaki yung pagpunta nila, nakausap ni pagdating nila doon, ako dumating din ako kasi para naman nagkausap kami. Regardless sir, kung walang bumalik, ang dapat nyo hong gawin diyan i-track nyo pa rin yung ano nyo. I-track nyo pa rin yung mga guests nyo. Kasi cargo nyo yan eh. Nasa inyo sila. So dapat, pangalagaan nyo. Ayusin nyo yung ano nyo ha. Ayusin nyo yung CCTV footage nyo. And ayon sa mga staff namin sir, wala pa daw kayong permit. Tama ho ba? Under processing sir. Processing. So nag-cooperate kayo? Ka-open lang namin. Okay, so nag-operate na kayo nang wala pang permit. Hindi dapat yun. Yung may alam sir, yung may bookkeeper lang namin yung may alam dyan sir. Pero kasi, manager ho kayo, tama ho sir? Manager ho kayo. Yes, sir. So nag-ooperate kayo sir na walang ano, nang walang permit. Wala pa sir, wala pa. Kaya sir, parang andali lang sa inyong pabayaan yung mga guests nyo kasi wala naman kayong magiging ano. Hindi naman ganyan sir nga ginawa namin sir, hindi naman namin pinabayaan. Yung insidente lang, yung insidente na nangyari doon, yan akala namin, talagang legit yon, kaya pumunta ako sa pulis. Yan ang ginagawa ko. Yun nga po, sir. Nung sinabihan kayo, sir, na walang mga papel indicating na ano tayo, na magkasama pala yung or legitimo yung operasyon na ginawa. Wala silang papel na binigay, sir. Kasi ang nire-report nyo lang, sir, ano eh, missing persons eh. Yes, sir. Ang nangyari dito, krimen to, sir. Kidnapping to. Hindi lang ho siya, iba yung nawala sa kinidnap. Okay sir. Kaya yung investigation na nangyayari sir, pang missing persons, hindi siya pang krimen. Maliwanag po ba yun sir? Maliwanag sir. Okay, sige sir, ito tinawagan na rin ng mga staff namin si Ms. Marites Alvaran, ang admin head ng BPLO ng Talamban, Cebu City. Madam Marites Alvaran, magandang hapon po. Yes sir, good afternoon. Opo, Ma'am Marites, tanong lang po namin ano, yung sa The New Inn Hotel, meron ho ba tayong business permit dyan? As of sa record namin po sir, wala pong naka-register na The New Inn. Ma'am, good afternoon, si Shari po. Ma'am, ganito, since nag-ooperate nga po sila ma'am nang wala pong permit, pasara na muna po natin. Then under investigation po dahil pananagutan po nila itong anim po na nawawala. Yes, ma'am. Na sinasabing nakidnap po. So ma'am, ganito, papuntahan nyo na lang po ng mga staff po ninyo. Sige po ma'am, kausapin po kayo ma'am ng mga staff namin. Pero ma'am, ipasara nyo na po. Apo, asahan na po sana namin ang inyong agarang aksyon laban sa The New Inn Hotel. Oh, yes, sir. Para lang po sa safety. Sa safety ng iba pang mga turista na napupunta sa Talamban, Cebu City. Opo, sir. Madam, maraming salamat po sa oras nila. Mabuhay po kayo. Ganto, pasamahan namin kayo, ma'am.
narinig nyo naman po yung naging discussions natin. Kaya hindi umaandaran ang investigasyon kasi tag sila as missing persons. Hindi siya krimen. So ngayon, ang magiging ano na ng magiging thrust na ng investigation natin will be krimen na siya. May kidnapping na naganap. Opo. Okay? Po kayo mag-alala kasi ma'am yung pa-uwi nyo naman po ng Cebu. Kami na pong bahala. Tutulungan po namin kayo. Apo. Salamat po. And yung sa dati nating kaso, hindi po namin ipapa-operate itong hotel na ito hanggat wala siyang mga CCTV, gaya nung nangyari dun sa isang case ni Idol Raffy hanggat walang CCTV, yung mga double lock sa pintuan, yung mga key card, hindi namin po ipapa-operate itong hotel po na ito. Apo. Okay, need nilang mag-comply, tama. Oh. Need nilang mag-comply no sa LGU ng Talamban, Cebu City. Kaya po yung sa may mga booking sa The New Inn Hotel, mag-isip-isip na po kayo. Cancel muna po. Revoke muna para din sa safety niyo 'yon. Yes. Kasi nga may gantong incident na unresolved.